is rules for significant figures, no? Kasi kanina nagano na tayo nag percent to decimal tsaka decimal to percent. So itong topic natin is somehow ito rin kasunod nun, no? Isa sa mga kasunod na lesson nun since nag-decimal na rin yung pinag-uusapan natin. Okay, saan natin ginagamit itong mga to? Ginagamit natin sa science, ginagamit natin sa physics, sa math, no? Usually. Okay, so non-zero digits, rules for significant figures. Okay? So rules, ibig sabihin, kailangan ito yung mga susundin natin dito. Okay? So, rule number one, non-zero digits are always significant. No? Sabi doon, lahat daw ng non-zero, ano ba yung mga non-zero? Pag sinabi nating non-zero, ayan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? Ayan yung mga non-zero digit natin. So, lahat daw ng mga ganyang numbers, no? Pagka nakita mo sila nakasulat, kunyari yung number mo is ganyan yung mga digit, lahat ng digit is significant. Okay? So, significant figures. So, tingnan natin dito. Ito yung example natin. 1, 2, 3.45. Okay? So, kung naalala nyo yung lesson na to, sabi nga dito natin, non-zero digit are always significant. So, binibilang natin dito kung ilang digit yung significant. No? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, kasi ang sagot doon is 5 significant figures. Bakit? Kasi lahat sila is non-zero. Okay? So, pag non-zero, automatic yun ay significant. Okay? So, significant. Pag sinabi natin significant, ano ba yung sabihin na importante? Significant others. No? Significant. So, yung significant. So, 5 significant figure. Okay? Rule number 2 tayo. Any zeros between non-zero digit are significant. Nasabi natin dito 1002 ay meron daw ilan? 4 na significant figures. Bakit? Kasi any zeros between any zero between non-zero digits are significant. So, yung mga napapag ay thank you po sa pag-send ng heart. Thank you po Eos, no? Thank you po sa pag-send. Thank you. So, dito meron kang 1002. Yung pag sinabi nating nan zero, yung mga number na hindi zero, ano ba 'yon? Etong 1 tsaka tong 2. Lahat daw ng mga nasa gitna nun, no? Na zero, no? Etong dalawa na 'to ay makukonsider na natin na significant figures, no? So 1, 2, 3, 4. So, magiging 4 na yung ating significant figures. Okay, bakit ba tayo nagaganito? Kasi usually, yung mga 0 hindi siya significant. Okay, yung mga 0 lang yung mga usually na tinatanggal natin sa significant figures. Okay? Pansinin nyo dito, rule number 1. Non-zero digit are always significant. So, lahat ng mga numbers na to, bukod sa kay 0, yun ay automatic na significant. Ngayon, dito naman, so, pag sinabi natin nakita yung mga zero, may chance ang yung zero yung mga hindi significant. Okay? So, dito sa rule na to, sinasabi lang natin na pag yung dalawang, itong mga zero daw na to, nasa loob siya, no? Nasa pag napagigitnaan siya ng dalawang non-zero, automatic magiging significant. So, kaya 4 dito. Okay? Yun yung rule number 2 natin. Okay, next. Rule number 3. Leading zeros, no? Leading zeros, zeros to the left of the non-zero digit are not significant. Okay? So, tingnan nyo dito sa example na to. Example, 0.0054 has two significant figures. Okay? Itong dalawa na to, yung 5 tsaka 4, di ba sabi natin kanina, automatic silang nagiging significant. Bakit? Non-zero kasi sila. Okay? So, yung mga zero lang, yung mga possible na
hindi significant, no? Tinatanggal natin. Okay? Sa case na to, itong dalawa na to, itong 1 pala, 2, 3, tatlong zero sila, tanggal sila. Okay? Leading zeros, no? Leading zeros to the left of the first non-zero digit, no? So, silang tatlo ay mga hindi significant. Okay? Ayan yung rule number 3 natin. So, itong problem na to, meron ka lang 2, which is yung 5 tsaka yung 4. Okay? Next. Trailing zeros in a number with decimal point are significant. So, dito, tingnan natin. Pag sinabi natin trailing zeros, ito naman yung nasa my right side. No? Kung kanina yung nasa left side, hindi importante or not significant, yung ditong dalawa is significant. Yung nasa right side. No? Right. Or trailing. No? Ito, leading X yan. Okay? Pag nasa right ka, ito, check, check. Kasi itong 1, itong 2, itong 3, automatic silang mga significant. Itong dalawa, makukonsider natin na significant kasi nasa right sila. Okay? Yung mga nasa left, pagka may decimal ha, automatic sila ay ano yan? Ano sabi yun? Trailing zeros in a number with decimal point are significant. Okay? Kailangan natin i-note yun na yung decimal. Meron din yung decimal dito. Asa na ba yan? Wala. Dito. Itong dalawa. Okay? Itong 3 tsaka 4 about sa decimal. Kasi yung rule number 5 natin, which is yung last rule, is trailing zeros in a number without a decimal point are not significant unless specified by scientific notation. So, tingnan mo kanina. At tingnan mo natin dito. Itong sabi dyan, kung titingnan mo, itong 15 or yung 1500 has only 2 significant figures. But, 15.0 has 5 significant figures. Bakit? Paliwanag ko ha. Ito kasing 15, no? Di ba, meron tayo ditong mga non-zeros, dalawa. Isang 1 tsaka isang 5. Ngayon, kung kanina, kinonsider natin to, chineka natin to, kasi meron silang decimal, di ba? Kung nakikita nyo kanina, saan ba yan? Ayan, di ba? Ito. Kinonsider natin yan, ano na yan, yung katabi ng 3, no? Okay? Kinonsider natin kasi meron decimal. Okay? Pag nasa decimal, kinoconsider natin. Ngayon, ito kasing part na to, wala silang decimal. Okay? So, kung ito lang yung given natin, yung 1-5 lang, automatic, ang sagot natin dyan is dalawa lang, which is itong 1 tsaka 5. Di ba? So, has 2 significant, no? 2 significant figures ka. But, no? Huwag natin kakalimutan na mayroon pang dagdag na rule. Has 5 significant figures. Bakit? Kasi minsan, nire-record tayo ng teacher natin, no? Thank you, Gray Bubbles, sa pag-follow sa atin. No? Maraming salamat sa mga Nixon Stars nagla-like. Thank you po sa mga nanonood sa atin. Okay? Dito, ano pinakaiba niya? Itong 1-5, ito, at saka itong dalawa na to, exact value. No? Diba? 1-5. Ito naman, 1-5.0. Pareho lang. Pero kasi, ang hinaano natin dito sa topic natin is about significant. Magkaiba yung dami ng significant figures nila. Okay? Dito kasi, kung matatandaan yung rule number 4, kapag ka meron decimal, tapos nasa kanan siya, significant siya. Okay, so ito, man naging significant na. Itong dalawa. Okay, dahil dito. Okay, kung natatandaan yung rule natin, no? Pag ito significant, magiging significant na rin yung mga yan. Okay, ito, yung 1-5, ito, dalawa lang. Okay? Kasi 1 tsaka 5 lang. Kasi itong dalawa na to is not significant. Okay? So, ayun lang yung limang rule. Pero meron din tayong rule. Kung tatandaan ninyo, ito yon. Rules for calculation. Multiplication or division. O, basahin muna natin. The results of the same number of significant figures as the measurement with the fewest significant figures. Example, 3.12 times 4.1 equals 12.6.
2.792. But round 213, two significant figures since 4.1 has only two significant figures. No, so tingnan natin. Sabi doon, no, pag nag-ooperate na tayo, ino-operate na natin yung, kung natatandaan niyo itong mga to, sa past lessons natin nag-multiply na tayo ng may decimal, di ba? Kahapon yata no, isang araw. Okay? So, ang magiging sagot natin diyan ito, 12.792. Ngayon, kung hindi niyo naman topic yung significant figures, okay lang na ito na yung sagot. But kapag nagkaroon kayo ng lesson at ito na yung tinatanong about the significant figures, sabi natin, multiply 3.12 times 4.1, tawag dito, but use significant figures, no? Pagka ganun yung tanong sa atin, ibig sabihin, ia-apply natin tong rule na to, which is, kung sino yung mas onti sa kanila na significant figure, yun yung susundin natin. Matitingnan natin dito, itong 3.12, meron kang tatlong significant dyan. Dito naman sa 4.1, meron kang dalawa. Okay, so susundin mo, yung dalawa lang. Okay, kung itong sagot natin, meron ka ditong 5. Okay, hindi yan i-accept ng teacher mo kung ang topic nyo is significant figures. Ang i-accept niya is yung kailangan magiging susundin mo to, yung dalawa lang, no? Which is, ira-round up mo siya, magiging 13. Tama ba? Pag ni-round up mo yan, magiging 13. Tapos yung 13, two significant figures na siya. Okay? Which is, ayun na yung pinaka-onte. Okay? Ganyan sa multiplication. How about, multiplication division. How about, kapag ka-addition naman, no? Addition or subtraction. The result should have the same number of decimal places as the measure with the fewest decimal places. So, ganun din. Pipili ka din sa dalawa kung sino yung mas onte yung significant figures. Dito sa 12.11, meron ka ditong 4. Dito naman sa 3.2, meron ka namang 2. So, susundin mo yung mas onte. Sino mas onte sa kanila? Yung 2. 3.2. Okay? Pag pinagad natin yan, ito magiging sagot, 15.31. No? So, ang magiging sagot na ano dyan is, kailangan natin siyang i-round up into how many? Magiging dapat, magiging dalawa. Ano yung fewest? Measurement with the fewest. So, kailangan maging dalawa lang. Okay? But round to 15.31, one decimal places since 3.2. Ha? Mali yata yan, no? Dapat maging 2 decimal places lang, no? Kailangan i-round up natin sa 15, no? So, mali yata yung nakasulat dyan. Okay? Yung 15.3 is 3 decimal places yan, no? Mali yan. Okay? So, kailangan magiging 15 yung ating sagot. Okay? Let's go to example. Okay. So, sa mga nandito sa atin, pwede tayong magsagot dito sa problem number 1. No, meron tayong ilang numbers, pwede nating sagutan, no. Problem number 1, how many significant night class tayo ngayon. Parang gusto ko mag-live kasi mabihay dapat ako kaso naulan. Napa-live na lang tayo ngayon, no. So, significant figures naman yung ating lesson for today, no. Katapos lang kasi natin sa mga decimals, no. Pagkatapos ng decimal, significant figures na. Okay? So, how many significant figures are in number 0.00250? Okay? Pwede kayo magsagot diyan, no? Pwede kayo maglagay ng number kanya, 1, letter ganto, ganyan ganyan. Okay? Ay, Sir Victory nandito. Okay? Sa 3. Okay. So, kung hindi nyo naabutan yung lesson natin kanina, yung discussion, pwede nyo naman to, yan. Ina-upload ko naman yung discussion dito sa TikTok din. Pero yung buong lesson, isina-upload ko sa aking YouTube channel, no? Sir Tokwa din yung pangalan ko dun sa YouTube. I-ano nyo. I-search nyo lang, no? Okay? So, meron nang nagsagot si Sir, Temi, nag-follow. Thank you po, Ma'am Dorothy Lay or Dorothy Lay. So, tignan natin. Okay?
So, sabi dyan, how many significant figures are in the number 0.0025? Etong tanong na to, ganun pa din, no? Kaya diniscuss ko siya, is importante ito. Pag college, baka nakalimutan na natin, no? Kaya pag nagtatrabaho na tayo. Pero bigla na lang siyang lalabas sa ating mga work, o kaya sa CSE lumalabas din to, no? So, sa mga exams na pinapasokan natin, may pa-exam. Kahit sa munisipyo, no? Nag-apply ako sa munisipyo, mayroon ding exam na ganito. Okay? So, tingnan natin, bilangin natin. So, 0.00250. Okay? Ilang significant figures daw yan? Aalalahanin natin na itong dalawang to, automatic significant na sila. Bakit? Kasi hindi sila zero. Lahat ng mga hindi zero, automatic significant. So, ano-ano ba yung mga hindi zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pag yung mga yung number na yan, automatic significant. So, dito dalawa na. Ngayon, ang mga tinatanggal natin, hindi ba, meron pang dagdag na, So, automatic, itong 2, dalawa. Pag ito kasing mga 0, itong mga tong, may apat na 0 pa dyan, minsan, naku-consider silang significant, no? Tingnan natin. Sabi doon, sa isang rule, rule number ano ba to? Rule number 4 ba? Okay, rule number 3 ata. Lahat ng mga nasa left side ng isang significant, ito ba significant yan? Lahat ng mga nasa left, ano ba yung left? Ito. Ayan. So, itong 000 na to, pag may decimal, tapos nasa left sila, hindi sila significant. So, X. Tapos, itong pag may decimal, itong nasa right, yan ay significant. So, ilan na? 1, 2, 3. So, magiging sagot natin doon is 3 decimal at 3 significant figures. Okay? So, ayun yung ating ano, no? So, ilang rule yung nagamit natin dito? Ito, rule number 3 to, no? Isa. And then, dito naman, isang rule din to, no? Lahat ng, ano, so, 1, 2. Tapos, ito namang nasa may kanan ng pagka may decimal, kasama rin yan. Bali, tatlong rule yung nagamit natin. Okay? So, ang sagot natin doon is 3. Next. How many significant figures are in the number 405,000? Okay? How many significant figures are there in number 405,000? Ilan kaya? Okay, meron sa Sir Victory. Tignan natin. Sir ba o Ma'am Victory? Tignan natin. Sige, pwede mo namang hula pagka hindi naabutan yung ating lesson. I-discuss ko din naman yung mga rules. No? Kanina, nakatatlong rule na tayo. Okay? Dito, parang dalawang rule din yata ito. No? Okay? Sige, discuss ko na ulit. Sulat natin. 405 tapos 00. Kung alalahanin natin, ito ay mga whole numbers. No, wala tayong decimal dito. Okay? Unang rule natin, no, unang rule kasi yung pinakamadali is lahat ng mga hindi zero automatic significant na. No, so meron kang isa, meron kang dalawa. No, meron kang dalawa, puhunan 'yon. Okay? Tapos meron kang apat na zero. Ngayon, sino diyan yung significant? Okay, papasok natin dito, ito muna. Itong 0 na napapagitnaan ng mga hindi 0, yung 4 tsaka 5, di ba? Makukonsider natin yan na significant. No? So, tatlo na. Okay? Itong tatlo ngayon, anong gagawin natin? No? Kailangan alamin din natin kung sila ba is significant o hindi. Okay? So, tingnan natin. Sabi dun sa isang rule, no? Anong rule ba yun? Yung panghuli, yung panglima. Lahat daw ng mga nasa kanan, no, mga nasa right na zero, no, ng isang significant ay hindi, no, hindi significant kasi walang decimal. Okay, kung may decimal, sila na ko-consider, pero kasi ngayon wala. Okay? So, ang sagot natin niyan is ilan? Ito. 3.
Galing, sir. Galing ah. Okay, next. Perform the following calculation and round to the correct number of significant figures. Now, ito yung eksaktong tanong ng teacher natin kapag ka significant figures yung pinag-uusapan, no? Ipapakalculate na sa iyo, tapos bibilangin mo dapat nakasunod ka sa significant figures, no? Hindi ko alam siguro pang high school na to. No, pang high school, pang alam ko chemistry kasi to eh, yung significant mga science. Alam ko sa science. Siguro high school. High school ba? Junior high. Okay? Ano kaya? So, mabuti na lang, no? Kaya sinabi ko sa inyo na ano, sinabi ko sa inyo na sakto lang yung lesson natin kasi magkailangan natin mag-multiply. Okay? So, i-multiply ko muna, no? Pwede na tayo magsagot na, no? Sulat nyo lang yung sagot nyo dyan ng number tas letter ng sagot ninyo. Multiply ko lang muna. Kasi pag table of elements na alala ko sa chemistry. Oh, isa inyo kasi pinaka-importante dun naman. Ito yung mga ano yan, mga prerequisite. Ang sunod kasi nito is scientific notation yata. No? And then punta na tayo ng fraction siguro after nitong mga nento. Or fraction ba? O fraction muna tapos tsaka tayo pupunta ng business math na. Yung business math yung mga what is 60% of chuchu, ganyan. Kasi yun, multiplication, tsaka ano na yun. Ito, madadali lang muna to. Ito kasi rules, no? Multiply muna tayo, no? Nagawa. Ginawa na natin to nung nakaraan, eh. Diba? So, pag mag-multiply nito, para ka lang na din nagmumultiply ng numbers, no? Ng whole number. Pero, didisregard muna natin tong mga, ay, itong mga, didisregard yung mga decimal. Tapos, sa dulo na lang natin sila bibilangin, no? Kung naalala nyo yun. So, 5 times 3, 15 plus 1, magiging 16. Magiging ilan yan? 5 times 3, 6, magiging 30, 31. And then, 2 times 2, dito na tayo kahilera niya, dito sa 6, magiging 4. 2 times 3, magiging 6. And then, 2 times 6, magiging 12. And then, yung 0, dito na siya katapat. Lahat pala, no? Magulo yung pagkakaayos, no? So, 0, 0, 0. And then, i-add natin lahat. 0, 0, 1, magiging 8, magiging 5, magiging 1. Tapos, ilan yung significant dyan? Ilan yung decimal muna natin? 1, 2, 3, 4. So, isusulat mo dyan, kailangan 4 din. 1, 2, 3, 4. So, ang sagot natin is 1.58. Hindi pa yan nakasunod sa significant. No? Nakamultiply ka pa lang. Okay? So, ang tanong, ilan dapat yung kailangan natin na significant ano dito? So, kung titingnan natin, ano ba yung pinakamababa dyan? No, tingnan natin dito muna. Ang rule kasi sa multiplication is, bibilangin natin kung sino sa kanilang dalawa yung mas mababa yung, ano ba yun? Mas mababa yung number ng significant figures. Dito, meron kang tatlo. Tama ba? Tatlo kasi 6, 3, 2, lahat dyan, puro non-zero. So, tatlo. Dito naman, meron kang ilan? Meron kang dalawa lang. Kasi itong 0, no, nasa left side yung 0, tapos naka-decimal, hindi siya significant. So, ilan yun? Dalawa. So, kailangan, ito sagot natin is 1.58, tatlo. Kailangan dalawa lang. So, kailangan natin siyang i-round off. Okay? Para maging dalawa lang. So, ang pag-round off ganito. Pipili ka, sino dyan? Kailangan nasa testing mo, dito ka muna mag-round off kay ano. Pag ini-round off ko 'yan, no. Actually, pwede ko 'yan ganito 'yan eh. Pag ni-round off ko 'yan, pwede kong sabihin na 'to yung sagot. Pag 'to kasi, tama ba? Pag ni-round off ko 'yan to the nearest, ano tawag natin dito? Tenths. Magiging sagot diyan is 2. Okay? Pero pag 'to kasi, 1 lang 'yon. Okay? Pag tsaka wala sa choices, no. So, pag ini-round up ko to, dito naman, to the nearest, ano yan tawag yan, hundreds, magiging sagot ko is 1.6. So, itong 1.6 is ilan na lang? 2 significant figure, no? So, ang sagot natin is ito. So, kung titingnan natin yung mga choices, ano-ano yun, itong 1.60 is 3. Okay? Although pareho sila, ito kasi 3 significant figures.
Ito, ito yung exact na sagot natin. Meron kang 3 significant, hindi yun yung hinanap natin. Dito meron kang 4, no? Very good, sir. Sir ba o ma'am Victory? No? Sagot natin doon is letter C, no? 1.6. Okay? Kasi meron lang tayong need na 2 significant figures. Next. Problem number 4. How many significant figures are in the number 0.004020? Okay? In chemistry, ayun yung ano eh. Scholar ako dati sa TIP, no? Tapos meron kaming unang subject, yan, yan. Ayun yung nagtanggal ng scholarship ko sa ano, sa TIP, yung chemistry. No? Ayun, magaling ako sa chemistry ng ano, high school eh. Okay? Pero kailangan kasi maintaining mo mataas. Okay, let's answer this one. Okay? So, sulat mo natin dito para medyo malaki. 4020. Okay? Ito muna tingnan natin. Dalawa, automatic sila ay significant. Hellkay, thank you po sa pag-follow. Okay. Tapos, itong 0 na to, makukonsider natin kasi nasa gitna siya. So, check, tatlo na. Ngayon, parang umulit yung tanong na to. So, ditong, itong mga to, mga nasa left side, yan ay mga X. Okay, may decimal ka dito. And then, dito sa kabila, meron ka namang nasa kanan. Pag nasa kanan, tas may decimal, check din yan. So, meron kang ilan? Very good, no? Ma'am Ambisyosa, 4. And then, Victory, 4. No? Ma'am ba or sir? Basta Victory, pangalan niya. No? So, check, ma? Perfect, perfect. Okay, 4. Next. Number 5. Add the following and round to the correct number of decimal places. Okay, so, pagka ganito, ito yung exact, no? Sabi ko nga, pagka nagpa-calculate tayo, yung kanina, kung binibilang lang natin yung significant, siguro ang lesson yun is either grade 3 or grade 4. No? Kasi meron ng science. Tapos, kung pinapabilang lang yung significant figures, either grade 3 or grade 4 yan, or grade 4, siguro. Grade 4, pati grade 5 siguro meron. Tapos, pagka pinapakalculate na ng ganito, alam ko, junior high yan. No? So, ako na mag-a-add muna. No, add tayo. So, meron na rin tayong addition ng decimal. No? Nagawa na natin to. Ginagawa lang natin dito is pinagtatapat-tapat lang yung mga decimal decimal point. No? Kagaya nito, 12.11. Oh, magkatapat lang sila ng 3.2. No? So, tapos yung ito, itapat ko naman yung decimal nito dito. Okay. So, itong 4 walang katapat. Yung 1 plus 0 lang naman yan. 1, 2, 0, yan ay 3. And then, copyin ko yung decimal. And then, 2 plus 3 plus 0, yan ay 5. And then, yung 1. Uy, thank you, Sir Justin or Ma'am Justin sa pag-share ng ating live, no? So, bibilangin natin dito kung ilan, no? So, ilan ba? Okay, 15.314. Meron ka diyang 5, no? Meron kang 5 significant figures, SF. So, ano bang rule natin pag mag-a-add tayo? No, ang rule natin, kailangan sa mga choices, ay sa mga choices, sa mga ano to, addends natin, addends ba 'yung tawag diyan? Okay? Ano dyan yung pinakamababa yung significant figures, no? Ilan? Dito kunyari 12.1. Ilan yan? 4. 3.2, ilan? 2. Kasi yan yung mga non-zero, no? Dito, non-zero. 2. Dito naman, ilan? Okay? Dito, meron kang isa. Etos, itong 1, 2, 3 na 0 na to, nasa left side siya. So, tinatanggal natin siya. Tama ba? So, ano yan? Add the following and round to the correct number of decimal places. No, tingnan natin dito, no. Meron ka ditong 4, meron kang 2, meron ka ditong ilan? Meron kang isa lang. Okay? So, tingnan natin dito sa mga choices. Ilan 'to? Meron kang ito yung mismo sagot natin, meron kang 5. Dito sa may ano, meron kang ilan? 4, meron kang
Tatlo. Dito meron kang apat. Ano dapat ang sagot natin? JL, thank you sa pag-follow. No? So, ilan? Ano? But letter B? Letter B ba sagot natin dapat? Kung bibilangin natin, ulit, bilang. No? Dito meron ka apat. Balikan nga natin yung rule niyan. Saan na ba yung rule niyan? Ayun. Okay. The result should have the same number of decimal places as the measurement with the least with the fewest decimal places. Ah, decimal places lang pala. Oh. Hindi pala significant figures, decimal places lang pala. No, fewest decimal, tama pala 'to. One decimal place pala. No, decimal places pala 'yung kailangan natin dito, no. So hindi pala significant. So one decimal place. One decimal place pala yan. So, mali pala yung ginawa ko kanina na binura ko siya. Okay. Ayan. So, tingnan natin dito ulit. Erase. Decimal places pala. Okay. So, dito, ano sagot natin? But round to the, ito, 15.3. Okay. So, kasi meron ka lang one decimal place. Okay. Balikan natin yung tanong. Saan na yun? Yun. Ano sagot ni letter A? Kay Sir JL. Sir JL ba yan? Tapos, victory, letter B. Okay. Tignan natin dito. Alam ko na yung sagot. Na. So, tignan natin. Add the following. Dito pala, pag mag-add ka pala, is binibilang natin yung pinaka-onting decimal places. No? Hindi yung pinaka-onting significant. No? So, tignan natin dito pala. Decimal places pala yung kailangan natin, hindi significant figures. O, tingnan natin dito. Ilan decimal places? Dalawa. Dito, isa. Dito, meron kang tatlo. Okay? So, ano dyan? Yung pinaka-onte, ito. 3.2. So, kailangan, i-round up natin siya at kailangan matitira yung isang decimal place lang. Ito yon. So, pag ni-round up natin dyan, magiging sagot natin is pag ni-round up mo to the nearest tens ka, ito ang gagawin mo, magiging 15.3. So ang magiging sagot natin is letter C. Yun pala yung rule natin, no? Nagkamali pala tayo ng pag-intindi kanina sa rule. Kasi minsan na ano ako sa decimal, no? Kasi decimal yung lesson natin all throughout. Round up pala. Oh, i-round up natin kasi yun yung pinaka-onti, no, Sir JL, no? Pinaka-onting decimal. Okay, pag ulitin natin. Pag multiplication, pinaka-onting significant. Kapag ka-addition, pinaka-onting decimal. Okay? Linawin lang natin yun. Next, how many significant figures are in the number 7,540? To? Tama. Ha? 7,540,000. Yun. 7,540,000. Ah, hindi. Significant figures kasi yung ano natin ngayon. Yung topic. Hindi lang siya basta i-add. Na, meron tayo ngayon significant. Tapos na tayo sa addition. Significant figures na tayo. Okay? Masagot natin. How many significant figures are in the number 7,540,000? Okay, recall lang to. No? Kung hindi nyo naabutan yung ano natin, i-upload ko naman yung mga rules mamaya. No, baguhin ko na lang yung doon, no. Ala. Kailangan pala i-add ko yung buo. Kasi inulit pala natin yung rule, no. Sige, hanggang number 6 yung i-upload ko doon. Kasi pinuputol ko tapos sa YouTube channel ko na lang ina-upload yung buong lesson. Okay? So how many significant figures in the number 7,540,000? 'Yon ay so, kung natatandaan yung mga rules kanina, meron tayong 7,540,000. Okay? Itong mga non-zero is 754, automatic silang mga significant, no? So, 3, meron ka na dyan 3. And then, yung mga nasa right side, no? Right side, itong to. Itong mga zero natin ay not significant kasi wala tayong decimal. Pag may decimal, significant sila. Okay?
So itong mga to, hindi sila significant. So ang sagot natin diyan is letter B, no, 3. Okay? 3. Yeah, 3. Next, number 6. Multiply the following and round to the correct number of significant figures. Oh, so sabi ko nga pang high school, no, pang high school. So multiply muna tayo. Ang significant figures, mahirap 'to na topic. So pagkaganyan, pwede naman natin baliktarin, no, para mas onti yung ating ipang-multiply, no. Okay, so para tatlo lang, no. Multiply muna natin 'to. Okay, multiply muna natin. So pag mumultiply ng decimal, tinatanggal, isusulat na natin siya ng paganito, pahalang, tapos di-disregard muna natin yung decimal. Sa dulo na lang natin magagamit yun, no? So, 2 times 6 yung magiging 2. And then, 5 times 2 magiging 10 plus 1 magiging 11. And then, 4 times 2 magiging 8, magiging 9. Kasama yung 1 doon sa taas. 2 times 3 magiging ilan? Magiging 6. And then, pag 1, kukopihin mo lang yan. 1, 6, 5, 4, and 3. Ngayon, ay thank you po Art sa pag-follow sa atin. No? And itong 5, 5 times 6, ilan yan? Magiging 30. 5 na magiging 28. 5 times 4, 20 plus 2 magiging 22. 3 times 5 magiging 15 plus 2 magiging 17. And then i-add lang natin yan. Itong 2, wala siyang kasama. So 2 lang siya. 1 tsaka 6 magiging 7. 9 tsaka 5 magiging 14. 164 yan ay 11 plus 8 magiging 19. 132 magiging 6 yan. 71. Okay? Ilan decimal places? Ito na yung komplikadong part pag mumultiply ng decimal. Nabilangin natin kung ilan yung decimal places. Meron kang 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Bilang ka dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot natin doon is 17.69472. Ngayon, multiplication yung ginamit natin. So, kailangan bilangin natin yung pinakaunting decimal. Pinakaunting significant. Sir, ano tinuturuan nyo? LM o high school? Lahat, no? Tuturo ako sa review center kasi. Ano na, mag-take na ng let yung tinuturuan ko. No? Yung mga nagiging teacher na. Okay, teacher din kasi ako, no? Tapos nagtuturo ako sa review center ngayon. Okay? Tapos naisip ko, mag-live sa TikTok, no? Kaya nakikita nyo ako ngayon. So, yan. Mas maganda kasi magturo dito, madaming nanonood, no? Okay, mas malaki yung range ng TikTok pagka sa reach yung kailangan natin, no? Marami akong natuturuan, so... Yun, ayun lang naman yung fulfillment sa akin dun. Yung natuturuan yung marami. So, tingnan natin. Dito meron kang, no, pag multiplication tsaka division, meron tayong kailangan natin is significant figures is ano, yung bibilangin natin, pinakaunti, ilan yan? 3. Dito naman meron ka ditong 4. So, kailangan magiging 3 lang yung ating significant figures. Kung titingnan mo, meron tayong sagot dito. So, kailangan magiging 3 lang, no? Pag ito, kailangan dito ako magbabase, so magiging 17.7, no? So tama ba na 3 significant yan, na significant figures? Okay, so ito yon letter. Bigyan ko mag-solve ng mga algebra, ganun, sequence, motion problem, edge problem. Yan, very good yan, no? thank you. Tama yan, no? Ganyan din ako dati, kaya ako napunta sa engineering, eh, no? Sabi ko nga doon sa dati kong live, no, lagi, ano, lumalaban kami ng MTAP dati. Umabot kami NCR. No? Public school kami na nirepresent namin yung kalayaan. Tapos nakiging kalaban namin mga Ateneo, ganyan. Science High School. Tapos, yan, minsan hindi ako natutulog, nagsosolve-solve lang ako. Nakatuwa. Alam niyo yung CEO, nagtuturo din ako sa, ano niyan, sa review center. Ayun yung mas una kong tinuro. Oh, pasado na ako dyan. Hindi ako nag-review, eh.
Yung civil service. Ako din gumagawa nung sa tanong sa amin sa review center. Yeah, mag-follow lang kayo dito. Active ka diyan? Hindi kasi ako hindi na ako active diyan kasi lecturer na nga ako ng review center. Hindi pwede na nandun kami. So nakikiano lang nakikibasa-basa lang ako ng mga updates. Pero meron kasi din yung analytical yung mga ano yun? Mga logic. Yan, yun yung ginagawa ko sa okay? Going back. Now, how many significant figures are in the number 0.00003040? Ah, kilala ko yan sa mga yan. Okay. So, dito tayo. And, tama ba lumalabas dito sa CSE? Siyempre, nagre-review din kami ng CSE, mga lecturer, di ba? Ayan, mat tsaka analytical yung tinuturo ko. Ay, hindi niya ako kilala. Ako, kilala ko siya. Tagal na yun eh, sa milyon na lin eh. Magkaibang review center kami. Nasa ibang review center siya. Okay. So, dito tayo. Okay. So, sulat mo natin. 0.00. Yan sila, Ma'am Laika. Sila, Team Laika. Ayan, ang sikat na yun sila eh. No? Okay. Sila kilala ko, hindi nila ako kilala. Pero dito, sigurado matututo kayo dito pag nag-follow kayo. Okay? Lahat ng itinuturo nila, tinuturo ko din yun. Okay? So, lahat ng mga nasa left side pagka meron tayong ano, uy, Sir Lerman, Jayco de la Cruz. So, tingnan natin, bilang natin dito. 3 yung sagot. Kilala ko yun. Sir Sepe. Sir Sepe, hindi ko kilala. 3. Okay, tingnan natin. So, ito, itong mga to, automatic, itong 3 tsaka 4, automatic significant yan. Tapos, itong mga to nasa left side, no, ini-X natin yan. Pagka may decimal, lahat ng nasa left side ay palay. No? And then, ito, pag nasa right side, kinoconsider natin, so 3. Okay? Sagot natin dyan is 3 significant figures. So, very good, no? Sir Lerman, nagtuturo din siya sa LED. Ah, kilala ko yan. Sepe. Joke lang. Kilala ko, pero hindi ko sila pinapanood. Okay? Next, divide the following and round to the correct number of significant figures. Okay? Divide the following and round to the correct number of significant figures. Nakikita ko kasi mga ads nila. Kilala ko lang sa pangalan, pero hindi ako nanonood sa kanila. Nasa ibang review center kasi ako. Mahanap nyo na lang kung nasa ang review center ako nagtuturo. Okay? Divide the following and round to the number. Okay? So, ang gagawin natin dito, kailangan mag-divide muna tayo, no? So, itong mga divide naman na to na gawa na natin dito sa ano natin. Least significant. Ah, very good. No? That's, very good sila, Jorma. Okay? So, mag-divide muna tayo, no? Pagka ganitong divide, hindi natin siya agad mag-divide. Kung napanood nyo yung ating live dito sa or napanood niyo yung ating in-upload ko sa YouTube natin, no? Itong gagawin natin is mag-uusog ka. No, mag-uusog ka. Pagka divisor mo is meron kang ano tawag doon? Yung divisor mo is may decimal, hindi pwede, no? Kailangan mag-move ka muna. At YouTube lang hanapin mo. Sir Tokwa. Ayan, yung mismo. 2 decimal places, move ka rin ng 2 decimal dito. So 1, 2, 3, 9, 3, 7. Okay? So, kung titignan naman natin yung choices, madali naman natin siya madi-divide, no? Okay? Wala akong group
ano lang, YouTube channel lang, tsaka Facebook page. Okay? So, 7, testing natin 7. Pag minultiply mo sa 7 yan, magiging 7 times 3, magiging 21. No? Tinangan natin, dito natin i-multiply. Okay, so, meron, nag-multiply, ano na tayo, no? 1, 2, 16 pala. 16, plus 1, 7, 8. No, 8, 6, 1. Okay. 6, 13, 7, 7, 16. Okay? And then, meron ka pa ulit na dagdag na, pagka ganito natapos ka na, dagdag ka ng decimal, no? Okay? Ay, wala. Ba't nilagyan ko ng 0? Wala yan, ha? Okay, dito pala. Okay, so, kung titignan natin dito, 6 yung kailangan natin dito, no? Okay, 6. 6 pala yan dapat. Ano ba yung 1, 2, 3 times 6? 8, 1, 2, 3, magiging 13, 1, 6, 7. 7, 3, 8. Okay. Tapos magiging 2, kasi magiging 10 yan, babaro siya dito, magiging 5, yung 22. Tapos, meron ka pa ulit na, ang haba pala nito ah. Okay, ilan bang figures ang kailangan natin? 3, no? 3 dapat. Ano yung sagot dapat? Hirap pa mag-divide, no? Okay? 760 ba yun dapat? 760, okay? Tapos, magiging 22. Ilan yung kailangan mo dyan? 1. So, 220 minus 123 magiging 97. Okay? So, pag 97 na, pwede pa ba? Pwede pa. Ilan? 6? 6 ba? 6. 6 ba? 7? 7 pala dapat, 7. Ang gulo. Ang gulo naman ang dumi-dumi ko naman mag-solve. 109. Okay. So, stop na tayo dyan, no? 7.617 pala yung ano dyan. Ganun ba? O 2? 2 dapat? 1 lang eh. Okay. Basta yan, kung nakuha na natin yung sagot, no? Tapos na kasi tayo dyan. Nahirapan na siya. Yung A po yung calculus place sa division. Ulit. Yung A po, yung... Ah, ayan! Ito, yung A ito. Buti na lang. Thank you, sir, no? So, tingnan natin. Kung ito yung calculus, ano pala yung sagot? No? Ito pala yung mismo sagot. Thank you, no, sir? Prof, district ka. Mat lang tinuturo na. Hindi ko sila kaya. Yung iba lang mga nagla-live, no? Hindi ko kasi pinapanood yung iba. Si Sir Sepe. Teacher Sepe ba yun? Nakikita ko lang sa FB ad, no? Ano yung sa pinapanood? Okay. Okay, ano na dito? Aren. So, dito meron kang pagka division, tsaka multiplication, nakawala ko. 3. Meron ka rin 3 dito. So, kailangan 3 lang din yung ating hahanapin. No? Kung ito yung sagot natin, ito yung sagot. No? 7, 6, 2, 6, 0, 1, 6. So, ngayon yun, kailangan makakuha lang natin is 3 significant figures lang. Okay, sagot natin dyan is letter B. Ano sagot dyan? Letter B ba sagot natin? Yes, very good, no? 7 points. Right? Ano yung sagot natin? 3 lang, no? Ito kasi meron kang ilan? 1, 2, 3, 7. Mali yan. Ito, 4. Ito, meron kang 2. So, ang kailangan natin is 3. Okay? No, so, very good. No, number 10 tayo. How many significant figures are in the number 300.00? TikTok din nun, teacher Sepe. Uy! Ano pala si sir? Thank you, sir. Papalo ko ngayon si sir. Papalo ko yan si Sir Yorman. Kasi, ano man tawag dun? Ay, nakapalo pala ako. Ba't hindi na papalo? Hindi, hanapin ko na lang. Let me be the one. Parang hindi mapalo. Ah!
Private account pala. Sorry. Approve ba pala ni Sir Enzo? Nag-request ako ng follow, sir. Yan, kasi, no. Prof, ano pa? Teacher, prof, physics, prof. Thank you, sir, no. Oo, mat kasi yung, ano, physics. Ang physics ay, ano, ang subject na puso ng engineering. Hindi nyo yan na alam, no, sa mga ibang nanonood sa atin, no. Ang engineering, kasi engineering ako, ano, ang physics, ang puso ng lahat ng engineering sa ano eh, engineering program eh. Kasi pagka about sa mechanics, civil engineering, pag electromagnetism, yan yung puso ng electronics engineering, mga ganun. No? So, nandiyan lang kami nagpapaikot-ikot sa mga physics principles, no. Nice, thank you sir, no. So, significant figures na tama about science and math to eh, no. So, hindi lang siya math ngayon, no. Mat na kasi tinuturo ko talaga. Na. Okay? So, yan. Isa-isang subject. Ayan, sa mga bagong nag-follow sa akin, no? Mga ano to, nag-iisa-isa kasi tayo ng subject. No? Ayoko mo nang lumaktaw. Kung naalala nyo, nag-multiply lang tayo dito ng nakaraan, nag-multiply lang tayo ng number lang talaga. No? Yun yung ating pinaka, ano, multiply lang tayo. Yan. Thank you po, sir, sa pag-follow sa atin. No? Thank you. And go! Let's have this one. How many significant figures are in the number 300.00? Okay? So, kung titignan natin dito, ito yung rule, pati conversion kasama sa physics. Yes, pati sa chemistry din. No? Lahat ng ano, math-related na science. No? Meron yan. Very good na sa sige. Okay, so, itong 300 na to, no? 300.00. Pag math, pareho lang yan sa 300, no? Na ganito. Pag math, no? Pero kasi dito, significant figures yung ating lesson, magkaiba sila, no? Kung pag pinapabilang yung significant figures natin, magkaiba. No? Dito sa 300, no? Dito, isa, tas itong dalawa na to, din, ano natin, hindi siya significant. So, X. But this time, okay? Ang rule natin dyan, ito kasi, etong decimal point na to, is, nakalampas na siya, no? Nakalampas na siya dun sa ito. Itong dalawa na to, no? Okay? Pag nasa kanan ka ng decimal point, sa zero ka, yun ay, tas wala nang kasunod, itong dalawa na to is kinukonsider natin na significant. Ito, kung significant na to. Ngayon, yun po kasing zero, hindi sa saktong 300, especially sa measurement. Yun. Ayun, ibig sabihin ng sir. Thank you, sir, no? Ang ibig sabihin nun pala, ibig sabihin, may ano siya, may mga ni-round up tayo, ganun ba yun, sir? Na parang, hindi sa saktong 300, no? So, ibig sabihin, meron pa tayong values dito, no? Ngayon, ang mangyayari itong dalawang zero na to is, ano natin siya, i-consider na natin siya na significant. So, ang magiging sagot natin dito is, ilan? Magiging shadow mo. Ay, shadow mo, nandito siya. No, bumalik sir. So sagot natin dito is 5 na. Okay, kumbaga parang ano 'te, kumbaga kino-convert niya, no? Dahil nga itong dalawa na 'to is significant na siya. Ano na siya? Tawag dito. Itong dalawa na 'to na-convert na. Okay? So, yun yung ating sagot dito. Ito, 1 lang dito, 5. Okay? Next. How many significant figures are in the number? Hanggang 15 lang tayo, no? Actually, dapat 30 minutes lang yung live ko ngayon, eh. Kaso, madaming nanonood, no? Kaya, ano natin, no? Dinidiscuss talaga natin. Okay, how many... Kasi, nakita ko to, no? Sa CSE, no? Lumalabas sa mga pa-exam ng mga trabaho sa government, no? Kasi, iba pa yung exam ng CSE. Iba pa yung mag-i-exam. Ah, thank you po, sir, sa pag... Ano, guys? Thank you. Iba pa yung exam pag papasok ka sa mismo, kunyari, may, 'di ba? Tapos ang consideration doon, kailangan mataas makukuha mo. Iba pa yung psychological test nung ano eh, sa munisipyo eh. Tapos iba rin 'to. No? May math. Tapos yung itong significant figure, sinasama yan sa math usually. No? Kasama ng mga percent. So, bilangin natin dito ulit, no? Last 5 questions na lang tayo. 80% po dapat. Yung alin? Makuha?
Father Damas. Sa CSE, yes, 80%. Ay, 80.28 yata yung percent ko dyan sa CSE. 2019 ako nakapasa dyan eh. No, hula-hula lang. Masa ako dyan. Ito, bilang natin. 0.098760. Okay? Itong mga to, automatic, mga significant yan. Ilan yan? Apat. No, kasi sila ay mga hindi zero. Lahat ng mga hindi zero, automatic, tayo ay significant. Itong dalawang nasa left, pag sinabi natin may decimal, ito, inaalis na natin sila. Okay, itong nasa right, dahil may decimal, kinoconsider natin. So, sagot natin dyan is 5. Very good, no? Sa mga nasasagot. Next. Last, ano na? Oh, dito naman tayo pag add. Very good, no? Father Damaso. Thank you, no? Pagsagot. Ito. Pag sinabi natin ganito, may magpe-perform pang high school, pang junior high. Na maganda na rin kung kaya yung mga nasa elementary pa. At least natututunan nyo na to. Pero feeling ko meron din na sa elementary eh. Hindi ko lang sigurado. Pero sa chemistry, sure ako meron. Tsaka sa physics, meron to. No? Perform the following calculation around to the correct number of significant figures. Okay? Madami nag-exam pero konti nakakapasa. Yes, 10% lang, no? 10 to 20% lang. 4.567. Tapos ito naman is 0.23. Okay? So, 7. Ah, yun lang ang rule natin dyan na pag mag-a-add, tatapat mo lang yung mga this. 9. Ay, nakagilid ba ako masyado? Ay, hindi pala. 9.7.4. Okay? Ngayon, pagka ganito, kung kanina sa division multiplication, ano yan? Decimal, significant figures, ngayon decimal lang. No? Sinong pinakaunting decimal places? Ito meron kang tatlong decimal. Dito meron kang ilan? Dalawa. Okay? So, pipiliin mo yung mas onte, yung dalawa. Kailangan, magiging dalawang decimal ka lang. So, dito ka magbabase. Okay? Kay 9. Okay? So, mag-round up ka to the nearest hundreds. So, ano ba yun para mag-nearest hundreds ka? Ito yung magiging magdidikta, si 7. So, pagka sa 7, magiging kang 4. Round up, round, ano? So, kailangan mag-round up ka. No? Magiging 10 na to, di ba? So, ipapasa mo siya dito sa kabila. Magiging 8. Tapos, ilan dapat decimal? 2. 0. So, ang sagot natin dyan ay letter C. Very good. Shadow mo na. Thank you. Okay? Last 3 number. Unti na lang, no? How many significant figures? Oh, ito, madali na lang. No, so kung naalala niyo yung rule kanina, no, sagutan na agad natin 'to. Kasi parang umulit lang 'to eh, no. 2 3. Okay? Thank you sa mga nagla-like sa atin, no, nagse-send ng ating gifts. No? Maraming salamat. No, follow niyo lang ako every day, every night magpa-ano tayo. Hangga't may time na makapagan. Every day nag-iiba. Yung mga nalampasan nyo na topic, no, kung bago lang kayo dito, nandoon sa my YouTube channel ko. Yung iba dito, ina-upload ko sa mismo account. Kaso, onti lang. Yung buo, nandoon sa YouTube channel. Hanapin nyo lang ha. Ayan, Sir Talk, walang din yung pangalan ko dun. Okay? So, bilang tayo. 1, 2, 2. Tapos, itong isa ay hindi. Pero dahil nga itong tatlo na to, significant siya. So, meron kang tatlo dito. Nasa kanan kasi. Tapos ito, magiging consider na rin siya. So, sagot natin dyan is letter D. Okay? Last two. Multiply. No? Multiply na naman. No? Multiply the following and round to the correct number significant. No? Pag multiply ulit natin. No? Diretso ko na mag-multiply. Magsagot na lang kayo dyan. No? Para kailangan ko lang makuha kasi ito. Hindi ko kinakalculate. Pwede ko naman kalkihin. Kalkihin ko na lang kaya. Pero wag, kasi sayang eh. No? Ilang digit ba yan? Apat. So, 300. 300, 0, 0.2. Marami namang 0, no? Okay? So, ganito, pag mag-multiply tayo ng decimal, no? Kung naalala niyo yung lesson natin doon, dinidisregard natin yung mga decimal. And then, magpo-proceed lang tayo sa normal na pag-multiply, no? So, multiply mo. 2 times 5, magiging 10. 6 times 2 magiging 12, magiging 13, tapos magiging ito, 1 dito. So,
Magiging natin 0, 0. Yan na yun. And then itong mga to, 0, 0, 0, 0. Ilan yan? 5. And then dito naman sa pangalawa, dito 0, 0, 0, 0, 0. And then sa pangatlo naman is, yung 3 naman, dito na siya. Magiging 15, tapos meron kang ditong 1. Magiging 18, 19. Tapos 0 yan, magiging 1. Okay, tapos saan na yun? Dalawang 0. 0, 0. Ang dami. Okay, dito ko na nalagay. 0, 3, 1, 5, 9, 1, 0, 0. Tapos ilangin natin kung ilang decimal. Thank you, ma'am. Lalilibi. No? Ilang dapat? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. Okay. So, sagot natin is 1.95130. Ilang significant figure ang kailangan natin? No? Dito, meron kang significant figure na dalawa lang kasi ito lang yon. Ito, disregard na yan. Ayan, yan. Tapos dito, meron kang ilang significant figure? Meron kang 4. Okay? So, kailangan magiging dalawa lang yung ating significant figure. No? So, kung titignan natin yung choices, meron ka ditong 5, meron kang 3, meron kang 4. Ito lang yung ating ano dyan. No? Thank you po sa mga nag-like na dalawa. No? So, sagot natin dyan is, tama naman na pag nagka ito, ni-round up natin, magiging 2 yan. Pero kailangan kasi 2 significant figures. No? So, kailangan dalawa yung ating magiging significant base dito sa ating ano. So, last number na tayo. Thank you po sa mga nagpa-follow. Follow nyo lang na, ina-upload naman natin. Thank you po sa mga nag-like. Last number na. Okay? So, sige, magsagot-sagot lang kayo dyan at isosolve ko na siya, no? Ayun nga, yes, Sir JL, dalawa. Dalawa doon, ano? Significant figures. Ay, Sir JL, magtitake ka na ba ng CSE? Or nakapag-take ka na? Or let? Magtuturo din ngayon, let? Mag-exam din kayo, let? Ano bang, ano nyo, exam? Yes! Ayan, yung Alan Jesse, tingnan nyo sa comment section yung Alan Jesse. Engineer yan, kaibigan ko yan. Ako mag-exam na. CSE. CSE. Ah, sige. Yan ang tingnan nyo lang, no? Tama yun, sali ka dun sa mga GC nila, ano. Magano kayo ng ano, kukuha kayo niyan, di ba, ng slot, di ba? Tasa, kasi may GC madami. Kami may GC. Ano. So, tama yun, sana pumasa kayo, sir, ano. Note na lang kayo dito, kailangan. Na, mga related din naman sa CSE, tsaka sa let din ang mga tinitignan. Give me a shout out, ipapaalin. Patasa po ko sa inyo, sir. Patasa. Mag-like ka na lang. Engineer yan, ha? Engineer yan si ano. Kaibigan ko dyan yung nagka-comment. Malakas yan, no? Malakas. Engineer. Kaya maniwala dyan. Engineer na yan, ha? Civil engineer yan. Level-level po yan. Level-level po yung Ali Jesse dyan. Okay? So, divide muna natin to. No? No, hindi tayo kasi gumagamit ng kalki dito. No? Kailangan mag-ano tayo. So, dito hindi tayo pwede ng decimal yung ano natin. No? May decimal yung ating divisor. Pagka yung dividend. No? Ito, tawag nga natin dito, dividend. No? Dividend. Ito naman divisor. Okay? So, pag yung divisor, yung may ano, ah, oh, magaling yan. Maturo ka dyan. Magaling yan sa math. Sa engineering, magaling din. Move ka 3 decimal places, no? Para, tulang pala, pwede na. No? So, para lang maging, ano lang, maging, ano bang tawag dun? Maging whole number lang yung ating, eto, no? So, dito pala sa 3,
dalawang ano pa lang, magiging ano na, tawag doon, whole number na, so 3. So dito move ka din, 2, 1, 2. Okay, so 2 lang ginalaw natin dito, sa divisor 2 lang din dito, so magiging 18, 5, 5. Okay, so sa 1, hindi tayo makakuha, dito sa 18 makakuha tayo, ano, 6, magiging 18, tapos ma-minus natin yan, yung 5, ilang 3 makakuha sa 5, yun ay 1, and then 3, tapos 2, 25, ilan makakuha natin doon? Ilan? 8, magiging 24, 1, tapos meron pa tayong tira, so dagdagan natin ng 0, 3. Okay, so paulit-ulit na 3 na yan, kasi nagiging 9, tapos 10, so ayan. Tanong, ilang significant figure yung kailangan natin? Meron ka ditong 4, meron ka ditong ilan ba to? X 2, oh ito, 2. Yes. So, tama ba 2? Okay, kung titingnan natin dito, no, meron ka ditong 5 significant, meron ka ditong 4, meron ka ditong 2, meron ka ditong 3. So, pag ni-round up naman natin, pwede naman yun, di ba? Ang sagot ba natin dito? 618.33. Okay? So, kung titignan naman natin dito, ito, pag ini-round up natin dyan, magiging 620, di ba? So, ayun yung kailangan natin. 2 significant figures lang, no? Sagot natin doon, no? Very good, Sir JL, 2 significant figures. Yung 620, significant yun, kasi itong 0 is dinidisregard natin, hindi sa significant. Okay? So, yun lamang, no? Maraming salamat. 15 items na tayo ngayon, no? 30 minutes lang sana. Maba tayo ng 1 and 30 minutes. So, thank you sa mga nag-follow, nag-send ng gifts, no? Yes, sir. Thank you, no? Follow na lang, no? Follow na lang kayo dito sa ating. Hindi ko gamay mga ganitong significant. Ano, upload nyo lang yung Sir JL. Ah, ina-upload ko naman dito. Yung rule, kung hindi nyo naabutan, i-upload ko sa YouTube channel ko, no? Maraming salamat, guys. Thank you. Thank you. Uy, papaari na si Nero. Thank you everyone. See you. Mag-upload. Bukas na lang ulit, no? Next topic na. Bukas. Hindi, na-upload ko naman kung di nyo maabutan, ano? Thank you. Wala na. Hindi ka naabot. Papaalin. Bye-bye. Thank you, guys.